Hi mga ka-El! It's a brand new day and a brand new recipe. Ang ating prepper today ay gising-gising na pusit at tokwa. Gising-gising, from the root word gising-gising, mapapagising ka talaga nito sa sobrang anghang. Pero nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo dagdagan, kasi kung may kids kayo na gustong kumain din at tumikim nito, pwede nyong bawasan. So ano pang hinihintay no? Let's start cooking! So mga ka-El, yandaan nyo na ang inyong papel at ballpen at ilista nyo na ang ating mga ingredient. Kailangan natin ng pusit, tokwa, young corn, sayote, carrots, bellpepper, beans, cauliflower, celery, leeks. Kailangan din natin ng baby bok choy, oyster sauce, bawang, sibuyas, mantika at syempre siling pula. So, umpisa na natin ang pagluluto. Nagpainit tayo kanina ng kawali at lalagyan natin ito ng mantika. Hintayin lang natin itong uminit. Pag mainit na, nilagay na natin yung ating bawang at sibuyas. So, lutuin lamang natin ito hanggang sa maging golden brown. So, sa puntong ito, pwede na natin ilagay yung ating pusit. So, haluin lang natin at para maluto yung ating pusit. So, hintayin lang natin medyo maluto. Pag medyo luto na yung ating pusit, pwede na natin ilagay yung ating oyster sauce. Para lalong lumitaw yung ating flavor. So, depende sa inyo guys kung gusto nyo dagdagan yung ating oyster sauce. Para mas lalong lumasa yung ating niluluto. Pag naluto na yung ating oyster sauce, lagay na natin yung ating mga hiniwang gulay. Haluin lang natin para humalo yung lasa ng ating oyster sauce dun sa ating gulay. So ayan, kumukulo na. At medyo luto na rin yung ating gulay. So depende sa inyo guys kung gusto nyo lutong-luto yung ating gulay. Pero sa akin kasi mas gusto ko na hindi gaano. Para nandun pa rin yung freshness ng gulay. So, tinakpan natin kanina at hinayaan natin kumulo ng 3 to 5 minutes. So, haluin lang natin ulit. Then, ilagay na natin yung ating siling pula. So, kaya sa tinawag na gising-gising kasi magpapagising siya sa atin. So, pwede nyong bawasan guys yung ating siling kung meron kayong batang kakain o yung anak nyo ay gusto rin kumain. So, inilagay na natin yung baby bok choy. So, ibinabaw lang natin kasi ito yung pinakamabilis maluto. And sinama na rin natin dito yung leeks at celery. So, takpan natin ulit at hayaan natin itong maluto in 3 to 5 minutes. So, after noon, check natin. Haluhaluin lang natin guys. At pwede na natin ilagay yung ating tokwa. So na prito natin siya kanina. So, mga ka-El, luto na ito at ready to serve na. So mga ka-El, ito na ang ating finished recipe today. Ito ay ang gising-gising na pusit na may tokwa. Madali lang ito lutuin guys. At tsak masusundan nyo ang ating instructions. So, for more sulit tipid recipes, please subscribe to my channel. Hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. Maraming salamat! Kainan na!